Darling, you. Hello mga kamag-anak, it's me Dirt again and welcome to my new vlog. Ayan, so today, meron tayong bagong video at ito ay, alam ko, maraming nakamiss nito. Kasi maraming nagre-request na matagal-tagal na din kasi ako hindi nakapag-ganito. Makeup session ba? Makeup-makeup ba? Makeup-makeupan? Yung transform-transform ng mga sangkatauhan dyan. So, napansin ko kasi na as time goes by, charing, most of my subscribers are children talaga. So, una kong inayos ang kanyang buhok. Yan, nilagyan ko siya ng clip para hindi sagabal sa aking pag-makeup. Yan. Mga bata, minsan makikita nila ako, makasalubong nila ako. Ay, napanood ko po yung vlog nyo, ganyan, ganyan. So, nakakatuwa. So, today, it's time para magbigay pugay sa mga batang laging nanonood ng vlog ko. So, dahil ang makeup na to ay para sa pang-okasyon, yan. Syempre, hindi maiiwasan na pagpawisan ang mga bata. Inire-recommend ko tong aking, paboritong primer na talagang anti-hulas ganyan. Talagang hindi ka pagpapawisan dyan, doy. Oo, sinasabi ko sa iyo, T. So, dahil walang ka-shade ng balat ni Alexa dito sa makeup ko, nag-mix na lang ako ng foundation yan. Ang NYX and Superstay ng Maybelline. Yan yung technique, guys. Kapag hindi nyo makuha yung tone ng may makeupan nyo, mag-mix kayo ng foundation. Ganun yung ginagawa namin mga makeup artists. So ngayon, ang pakulo ko sa vlog ko is i-makeupan ko ang mga chikiting, mga batang babae na gustong magpa-makeup sa akin. Ganon. Sisimulan natin ngayon kay Alexa. So si Alexa ay pamangkin ko. Yan. Napakagandang bata. So, napili ko siya kasi, hello, sino bang hindi pipili sa mukhang to? Ang fresh, ang ganda niya, and so innocent. Shout out kay Alexa. So, ang gagawin kong makeup sa kanya is makeup para sa mga batang a-attend ng okasyon. Like, kanyari, school event, ganyan. Kunyari, may pageant sa school, ganyan. United Nations, charing. Or birthday, or kung anumang gora yan. So, para din ito sa mga nanay na hindi alam kung paanong gagawin sa anak nila kapag mayroong okasyon at gusto nilang, kumbaga, ayusan yung kanilang anak. So, ito ay para sa inyo, guys. So, since full coverage naman itong Superstay Foundation, so, ginawa ko siyang concealer. Diba? Kasi naman mag-aksay ako ng concealer, eh, pwede naman ako kumuha sa foundation kong mas lighter shade. So, yan. Just make sure na blend ang ating foundation. Ayun natin yung nag-crest. Yan. Kailangan walang makukuhang bakas dyan. So, kung mapapansin nyo, parang andiin ng pagkakalagay ko sa balat ng ating model Fortnite's video. Yes. Pero, sa totoong buhay, hindi po mabigat ang kamay ko pag nag-makeup. Isang patunay, tanungin nyo yung mga clients ko. Hindi ako ganyan. Pero, ewan ko ba, pag pinapanood ko itong video na to, parang ang bigat ng kamay ko. Pero, go. Magpasensya nyo na yung kamay ko, ang itim talaga. Bakit, makinis ba kayo? Ha? Yan ang Superstay Foundation. Marami siyang, nagagawa. Pwede siyang gawing concealer. Yan. So, na-highlight na niya din yung under eye para maging fresh looking ang ating mga chikiting. Yung tipong parang wala kang pinagpuyata ang module, diba? Yung module na napakahirap. Akala mo pang grade
5. Yung pala, grade 3 lang yung estudyante. Hello, shout out sa mga gumagawa ng module dyan. So, bine-blend ko lang siya ng beauty blender. Yan. Para blended. Blended? So, ayan. Basta, bine-blend ko para walang ano, walang crease, walang harsh line na makita. Ito guys, kapag nag-makeup kayo, don't forget the neck. Yan, kasama po yun sa mini-makeupan para hindi naman sabihin, huy, puto lang ulo mo. Ganyan. Hindi pwede yun, ha? So, huwag niyo din kakalimutan na mag-liquid contour. Yan. Nilagyan ko siya ng NYX, yung dark shade na NYX. Yung ginamit kong pang-mix kanina para ma-dark yung foundation. Yan, so ginagawan ko ng depth ang kanyang face para, diba, para may hulma naman ang mukha niya habang mini-makeupan ko siya. So, may impact yan guys kapag ano natapos. Kasi minsan yung powder na nilagay niyong contour, minsan kasi ay nag-fade. So, ang tip is lagyan niya siya ng liquid contour. Yan, or dark foundation, ganyan. Para hindi mawala ang inyong contour, ganyan. Ganyan siya. So, nilagyan ko rin siya ng nose line. Kasama ang nose line, guys, ha? Hindi lang pisngi. So, yan, nilagyan ko rin siya ng liquid foundation sa ilong. Sa nose line niya ba? Yan ang magsisilbing base ng ating contour. Basta just make sure na blended lahat ng inyong pag-makeup. Yun lang naman kasi ang technique dyan. Kumbaga, blending is the key. So, after natin maglagay ng contour, sineset ko na yung under eye and ibang parts ng face ng ano, yung powder ko. Yung Maybelline powder. Pwede rin baking, I mean yung loose powder, yan. Pero I prefer na powder foundation muna kasi para mas nakaset. Kasi minsan na, yung loose powder, nalulus yan eh, char. So yan, magkocontour na tayo guys. So take note, ang ginagamit ko palang contour ay darkest foundation. I mean darkest powder ng Shawil. Yan. So, nilalagay ko lang siya sa nose. Mahalaga din na idugtong siya sa kilay. Yan. Huwag niyong kakalimutan yan, ha? At palagi kong sasabihin sa inyo, guys, na i-blend nyo. Yan. So, nilalagyan ko rin ng contour yung ilalim ng ilong kasi ewan ko na may ano siya, may impact eh. So yun, basta kayo na lang bahala makadiscover. Basta yun ang technique ko. Ayan, nilalagyan ko na siya ng face contour. Sa paglalagay ng face contour guys, isahanapin nyo yung cheekbone ba, and then kapag nakapanya na yung cheekbone, ayun, sa ilalim nun yung inyong contour. Then, i-blend nyo lang. So, dahil gusto kong ma-preserve, charing, ang natural brows ni Alexa, ang ginamit ko is brow soap. Ayan. Para very natural lang. Kasi maganda na yung kilay niya eh. May hulma na. So, ang gagawin ko na lang mamaya is if you feel ko na lang yung parang ano, parang bungi-bungi dun sa ano, sa kilay. So, ang ginagawa ko dyan, guys, is para ma-flat yung kilay niya is, ano ko, ginagamitan ko ng kamay or ng daliri para i-push yung kanyang brows dun sa kanyang skin para maglapat ba. Ganun yung use ng brow soap. Ayan o. Siguro, 3 minutes. Ayan. Pwede mo na siyang galawin. So, ang ginagamit ko para mag-feel ng bungi-bungi sa kanyang kilay is yung LA Girl. Yan. Ito guys, kahit nanay or kahit sino,
nire-recommend ko tong ano, yung pangkilay na to kasi waterproof yan, dai. Waterproof. Kahit mag-swimming ka, hindi yan mabubura. May kilay ko pa rin, ti. Yan din yung ginagamit ko sa mga client para, di ba? Para kahit mahulas yung foundation nila, ganyan. Pero ang kilay nila mag-i-stay. Hindi katulad ng ex pong iniwan ka sa ere. Ang kilay mo, kasama mo forever. Charis! Basta take your time lang para i-blend yung inyong pagkilay. Kasi mahalaga din yun. Kasi yun ang nagde-define ng parang emosyon. Kapag makapal kasi, nagiging matapang yung mukha ng mini-makeupan. So, dahil naman bata ang ating mini-makeupan for tonight's video, ang ginamit kong eyeshadow is colorful. Yes. Sa Beauty Glaze. Ako, tuwang-tuwa ako sa anong to, sa eyeshadow na to. Kasi ang dami mong pwedeng magawang ano, tema ba? Yun para sa mga nag-art na art-art na makeup, ganyan. So, ang ginamit kong shade ng eyeshadow na ito is yung nasa baba. Yung may X. Ito lang yung X na nandito, no? Kasi yung ibang X umalis na eh. Char! Huy, walang ganun, huy. Sobrang ganda nito, guys, kasi merong matte, merong shimmery, merong glittery, ganyan. Iba-ibang klaseng eyeshadow. So, ang napili ko para kay Alexa ay kulay pink. Dahil nakakulay pink siya ngayon. Hindi, kasi karamihan sa mga bata kasi ano, bumabagay talaga sa kanila yung pink kasi yung parang sweet, which is bagay naman kay Alexa dahil sweet girl itong batang ito. So una, hinanap ko lang muna yung ano, yung kanyang crease. Yan yung kanyang ano, yung buto ng mata. Sa hinanap ko yun. Tapos, paano ko hinanap? Basta kapain nyo na lang. So, so, ang ginagawa ko, pinapamulat-mulat ko siya para mag-swak yung crease na ano. Ewan ko ba, parang wala namang ano to. Actually, hindi ko rin alam ang ginagawa ko sa buhay kong ito. Basta meron akong idea na hindi ko naman ma-explain kung anong gusto kong gawin. Basta yan, hinahanap ko yung kanyang buto na hindi ko naman alam kung bakit ko hinahanap. So yun, bine-blend ko lang yung outer part ng kanyang mata. So yun ang magiging parang pinaka-transition. Diba? Yung kilay niya parang ano, ginawa kong ano, parang alam mo yung peg ni ano, ni Andre Brillantes. Parang ganun. Ganun yung ginawa kong kilay sa kanya. Kasi medyo kamukha niya kasi si ano, si Andre Brillantes ba? Medyo lang naman. Ewan ko kung pero ako nakikita ko. Ewan ko sa inyo. So yung kulay na gagamitin ngayon is maglalaro lang siya sa parang sweet girl lang. Ganyan. So, kumuha lang ako ng brush na ano para ma-smudge or para maikalat yung ating eyeshadow or para ma-blend ba. Para wala siyang harsh line na makita. Ganyan. So, yun yung ginagamit kong brush. Maganda yan, guys. Tinan mo, nawawala na yung harsh line. Ay, nawala ba? Char. Basta, yan yung ano. So, guys, nilagyan ko pala ng highlight ang kanyang kilay. Gamit ang foundation ulit na mas light. Yan. Para magsilbing highlighter ba. Hindi ako gumagamit kasi ng ano eh, ng powder na pang highlight sa kilay. Kasi, minsan ano, na-overpower ng eyeshadow. Ayoko ng ganun ba. Ito, mas maganda, guys. Mas maganda yung ano. Mas maganda yung technique ko. Charot. Basta kayo bahala. Basta ito ganito yung technique ko. Yan. Nilalagyan ko ng foundation ang minsan lang naman hindi naman lagi-lagi. Pero this time ito yung gagawin ko kay Alexa.
just make sure na i-blend mo yan. Hindi mo iiwan na ganyan lang. Katulad ng ex mong, Diyos ko, nakakagigil. So ngayon naman, nilagay ko yung lighter shade. Yung kulay pink. Kulay pink ba to? Yung nasa gilid ay yung may letter X ulit. Nilagay ko siya sa inner corner ng mata. Napili ko tong kulay na to kasi nga, di ba, very sweet nga yung ating ano ngayon, yung ating tema. So, ayan. Medyo pink ba yan? Di ko, colorblind kasi ako eh. So, kayo na bahalang humusga ko ano yung napili ko. Yung mga subscribers ko diyang mga bata, huwag muna kayo magjajawa ha. Huwag na kayo manood dito kung magjajawa lang kayo. Ha? Sinasabi ko sa inyo, kayo mga bata kayo. Uwe! Sorry. So, ayan. Napakaganda, no? Look at that glitters. Ang ganda. Charing. Ang ganda ni Alexa, no? Nakakaingit. Charot. Alam mo may asong kahul ng kahul dito. Ay, tumigil. Nag-record ako dito eh. Hindi ko alam kung naririnig yun. Basta eh, kahul siya ng kahul. Hindi ko alam kung bakit. So, don't worry kapag may nakita kayong fallouts dyan sa glitters na nilagay nyo. Kasi, mamaya, i-dust off natin yan. Ayan, oh. Meron akong brush na pang dust off. Para mawala yung mga fallouts. Kasi usually kapag naglalagay ng glitters is nagkakaroon talaga ng ano ng fallouts or yung nalalaglag sa under eye yung glitters. So dapat meron kang brush or kahit ano man basta tanggalin mo, hindi mo ini-stay yan dyan, ha? So tapos na tayo sa eyeshadow. Ngayon naman ay magli-liquid eyeliner na tayo. Nilagyan ko siya ng konting tungkil. Sa aming mga makeup artist, tungkil ang tawag namin dyan. Parang pa Chinese ba ganyan. Para magsingkit-singkitan ba ang mga mata natin dyan? Or para ma-extend ang mata? Ganyan. So dahil paubos na yung ano yung tinta ng aking spotlight eyeliner, kumuha ako ng mas matinta na eyeliner, which is dinekwat ko lang sa kapatid ko. Yan ang Heroine. Nakita ko kasi ang ganda, sinubukan ko yung ganda kasi nakita ko ang ganda ng packaging. Sailor Moon, ha? Shout out sa iyo, Buninay, ha? Kinuha ko ang iyong liquid eyeliner na nabili mo sa bangketa. Mala Ariana Grande na vibe. If you want it, charing. So, nilagyan ko siya ng white eyeliner sa waterline. So, ang use nitong white eyeliner na to is para mabigyan ng buhay. I mean, para magbulaga. Ganon yung inyong mata. Mas buhay siya actually. Ganyan. Para ano kasi, alakas nitong maka-fresh or alakas makalaki na mata. Ganyan. Parang buhay na buhay yung mata. Kaya, yun. Nilagyan ko siya. Next naman is nilagyan ko siya ng yung pinakauna kong nilagay na eyeshadow. Nilagay ko sa kanyang lower lash line. Okay? Yan. Nilagyan ko siya ng highlights. Diba? Ito yung parang ano, 3D effect ba? Dito nabibigyan ng parang
ito na yung pinaka, ano ba tawag doon, dimension, ganyan. Binibigyan tayo ng dimension ng ano, ng highlighters na yan. So, nilagyan ko lang siya sa ilong, and then sa nose bridge, tapos sa baba, and then mamaya na yung ano, sa cheeks. Ayan, so nasa mascara na tayo. Gamit ko ang Maybelline na waterproof. At talaga magagamit nyo kapag may okasyon kasi nga waterproof. Kahit umiyak kayo sa inyong event is hindi mawawala kasi waterproof ito. Ha? Matibay na matibay. So, huwag nyo rin kakalimutan lagyan ng mascara yung ating buhok sa ilalim ng mata. Yung ating lower lash line, ganyan. Kasi, yan yung magpapaano sa atin, magpapa Barbie look ba? So, guys, ginamit ko pala yung eyelash curler ng Glad King. Hindi ko na nabidyohan. So, for the eyelashes, ginamit ko naman yung nabili kong pilik mata sa Glad King. And this time, hindi sobrang kapal ng ilalagay nating pilik mata kay Alexa dahil powerful na naman yung kanyang eyeshadows. So, no need for powerful eyelashes na. So, guys, bago pala kayo maglagay ng false eyelashes, sukatin nyo muna sa mata nung may make-upan nyo or sukatin nyo muna sa mata nyo. So, ang ginawa ko is ginupit ko yung dulo. So, gamit ko pala guys na pangdikit ng false eyelashes eye strip lash. Nabili ko lang to sa Watsons. Ang kagandahan nito guys, hindi mabaho yung aking adhesive. Kasi yung ibang glue, ang baho. Oo. Aminin nyo, di ba? Yan. Ayan, so kinakabit ko na ang pilik mata gamit ang tweezers. So after ko naman maikabit yung false eyelashes, pinatungan ko ulit ng, or iniretouch ko ulit yung liquid eyeliner. Yan, para mas pulido ba. We're almost done, guys! So, yan, magbablush na tayo. Ang gagawin ko is, pag mimix ko lang yung pinkish-pinkish na blush natin galing sa BYS. Make sure na pangingitiin nyo yung make-upan nyo. Dapat nasa ano siya, nasa cheeks, and then basta dapat nasa pisngi siya. Alam nga namang ilagay mo yun sa nose line mo. Hindi mo lalagay yan dyan. Itong blush, ano to, ang lakas maka-fresh, ang lakas maka-bata, guys. Kaya bagay na bagay talaga to sa makeup look natin ngayon. So, ang napili kong lipstick is binagay ko lang din sa eyeshadow ni Alexa. So, ito ay kulay pink. Very ano lang tayo ngayon, very nude pink, ganyan. Ganyan na eksena natin ngayon. Kasi gusto kong mag-focus yung mga tao sa kanyang mata. Yung parang nangungusap yung kanyang mata. Yan. Kasi kapag naglagay tayo ng dark na lipstick sa kanyang lips, baka hindi na bumagay kasi yan, baka mag-agaw pansin ba. Siya ngayon ng parang ombre effect, ganyan. And then pinatungan ko ng lip gloss para may pasabog naman, para may buhay naman yung ating nude lip, yung ating nude lips. And finally guys, ito na.
so much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frosty and it's dark. Much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a foreign sky. Applying to the forces above this life.